ay matagal nang gustong magbuntis, nagtatry na kayong magbuntis, o matagal na kayong nag-asawa pero hindi pa kayo nabubuntis, like 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. So baka etong i-discuss natin ngayon, baka ito yung isa sa mga problema nyo dahil hindi wala man kayong PCOS, wala kayong hormonal imbalance, wala kayong ibang sakit. So, hello guys! Welcome back sa akin channel. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please consider subscribing po sa akin channel. Tapos, click na rin po yung bell para ma-notify po kayo kung meron tayong bagong video about the health and wellness, motherhood, tutorials. Ay matagal nang gustong magbuntis, nagtatry na kayong magbuntis, o matagal na kayong nag-asawa pero hindi pa kayo nabubuntis, like 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. So baka etong i-discuss natin ngayon, baka ito yung isa sa mga problema nyo dahil hindi wala man kayong PCOS, wala kayong hormonal imbalance, wala kayong ibang sakit. So, tingin nyo ay meron kayong ganito, ask nyo po yung OB guy ninyo o yung eksperto nyo para matest po kayo. Baka sakali kasing ito yung dahilan kung bakit hindi kayo nabubuntis. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa baradong tubo. Yes po, baradong tubo. Ang tinutukoy ko pong tubo ay ang fallopian tube. Okay, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang female reproductive organ natin, kung ano yung mga kasama doon. So, ito yung female reproductive organ natin. Makikita nyo sa picture, ayan yung vagina, tapos cervix, tapos uterus. Between uterus and ovaries, meron tayong makikita na fallopian tubes. So, iyon yung sinasabi kong tubo na baka barado, kaya hindi pa kayo nagkakaanak. Ano nga ba yung role ng fallopian tube o ng tubo na to para kayo magkaanak? At ano nangyayari kung ito ay barado, bakit hindi kayo nagkakaanak? Every month, naglalabas tayo during ovulation ng egg cell na nanggagaling dyan sa ating ovaries. Tapos, mag-i-stay lang siya doon sa fallopian tube. Tapos, doon sa fallopian tube, doon sila mag-meet ng sperm cell at doon sila mapa-fertilize. Kung barado yung tubo na to o yung fallopian tube, walang chance na mag-meet yung egg cell sa sperm cell. Walang fertilization na magaganap. Walang pagbubuntis na magaganap kasi barado yung dadaluyan ng sperm cell. Paano mo ba malalaman kung meron kang baradong fallopian tube o baradong tubo? Marami sa mga babae dahil ang taas ng pain tolerance nila. Hindi nila alam na meron silang ganito. So, unless makaramdam sila ng pain, doon lang nila mararamdaman. At hindi nila malalaman na meron silang ganito hanggat hindi sila nagpapatest. Malalaman mo na meron kang baradong tubo pag masakit yung dito sa may abdomen mo. Pero that's ano na yon, yung sobrang lalang case na yon, like may tubig doon sa fallopian tube mo. Pero pag konting barado lang, usually wala ka talagang mararamdamang pain. Kaya yung ibang babae, hindi nila alam na meron silang baradong tubo. Yes po, pwede kayong magbuntis pa kung yung isa lang yung affected na fallopian tube kasi makakapag-travel naman yung sperm doon sa hindi affected na fallopian tube. Pero syempre, yung chance of getting pregnant mo, mas maliit na kung barado yung isang fallopian tube mo. At nga ba nagkakaroon ng baradong tubo? So, una, peklat, scarring, o yung tinatawag natin sa medical term, hydrosalpinx. Yung next na reason kung bakit pwede kang magkaroon ng baradong tubo ay dahil meron kang endometriosis. So, yung endometrial tissue mo namumuo at iyon yung nagiging harang doon sa tubo. Ang pangatlong reason ay meron kang sexually transmitted infection. Usually, yung gonorrhea, chlamydia, o yung kung sa Tagalog, tinatawag natin tulo. Dahil nakaka-apekto siya doon sa fallopian tube. Kung dati naman nagkaroon ka ng ectopic pregnancy, isang dahilan din yung para magkaroon ng barado doon sa tubo mo. Ang next, yung ectopic pregnancy, tsaka natin siya i-discuss sa ibang video na po, okay? Ang next naman ay kung meron kang mga fibroids na naka-attach lalo doon sa uterus mo. So, ganito yung itsura ng fibroids na pwedeng maging harang doon sa tubo. Ang next na reason kung bakit ka pwedeng magkaroon ng baradong tubo, nagkaroon ka ng past abdominal surgery. Naoperahan ka natin sa fallopian tube, so nag-cause na ng scar. So, that scar, siya yung naka-block ngayon sa fallopian tube. Merong tinatawag na test
HSG. Hysterosalpingography. So, doon sa HSG na to, para siyang x-ray ng fallopian tube para malaman natin o malaman kung ano nga ba yung nakabara doon sa fallopian tube. Kung scar, kung fibroids, kung fluid. So, yung HSG, hindi siya talaga nakabigay ng definite diagnosis. So, mas nire-request ng doktor yung laparoscopy para maraman talaga kung ano nga ba yung nakabara doon sa tubo. Ano nga ba tinitreat itong black na fallopian tube? Usually, di ba nagkapalaparoscopy ka? Pwede na rin isabay ng doktor doon yung laparoscopic surgery. Pag nakita niya during the procedure yung laparoscopy na maliit lang naman yung scar at pwede na matanggal, tatanggalin na rin niya yun during the process. Pero pag mas malaking scar pero nakabara, ibang procedure na yun. Hindi na kaya ng laparoscopic surgery yun, okay? Pwede ka bang mabuntis kung after ng treatment? So, pwede kang mabuntis depende sa treatment. Maraming klase ng pagbabara ng fallopian tube. Pwede dito sa side na to, pwede sa side na to, sa side na to. Kung yung bara ay mas malapit sa uterus, tapos natanggal na yung bara na yun, mas malaki yung chance mo magbuntis after nung surgery o nung treatment. So, ang pwedeng maging komplikasyon niya ay yung ectopic pregnancy na sinasabi. Kasi kung meron kang baradong tubo, hindi pa masyadong makakapag-travel yung egg cell o yung fertilized egg cell doon sa uterus. So, mag-i-stay siya doon sa fallopian tube na magiging cause ectopic pregnancy. Meron bang mga treatment o bukod sa surgery o natural treatment? Marami yung nagtatry ng natural treatment para ma-lessen yung inflammation o yung pagka or para mawala yung barado. Ang unang-una na natural treatment ay yung vitamin C. Makakatulong siya doon sa inflammation ng tubo. Plus, mabilis mag-heal yung scar mo because of vitamin C. Ang next naman ay yung turmeric. So, yung turmeric is same din, antioxidant kasi yung turmeric. So, kumain ka o nag-take ka ng turmeric, malilesen yung inflammation and magiging maayos yung scar. Ang next naman ay yung ginger. So, same din, it's anti-inflammatory. So, yun din yung concept niya. Noong 2004 pa, kinaglaim nila na yung garlic ay nakaka-boost ng fertility. So, it's anti-inflammation yung garlic, plus it can boost your fertility or yung chance na mabuntis. Another thing is yung exercise. Kasi yung exercise, nakaka-improve siya nung fertility ng kahit hindi fallopian tube yung problema mo, nakaka-boost siya ng fertility ng babae at ng lalaki. Kaya kung nagtatry talaga kayong magbuntis, better talaga na mag-regular exercise kayo. Merong ano, yung ibang doktor, if wala talagang choice o talagang hindi na talagang matanggal yung bara doon sa fallopian tube after ilang treatments, after ilang natural methods o medicines, hindi talaga nila matanggal. Nire-recommend na nila na magkaroon ng IVF o in vitro fertilization para magkaroon ng baby. Thank you guys for watching this video. So, etong video na to ay hindi for treatment purpose, educational purpose lang. At kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa health nyo, punta po kayo sa inyong OB-GYN sa mga inyong mga doktor, sa mga espesyalista. Okay? Yun lang po. Thank you guys for watching.